Welcome back, mga kaaldab. Ito po yung mga aksidenteng video, mga kaaldab, na kung saan kapag pinapakita ko at ipinapaliwanag ko, marami pong nagre-react, maraming komento. Dito sa bibig na po ni Mama Ten lumabas ang katotohanan. Hindi po ba na sinabi po, tinanong po siya kung si Alden sa iisang kwarto lang? Hindi po ba? Real talk, narinig nyo naman po, tapos sinundutan siya. Nakasama niya si Maine. Diba, sumagot si Mama Ten, oo. Kaya po, ang sabi ng isang babae, ay, di po ba? Common sense na lang po, mga kaaldab. Pinapakita ko po at ipinararamdam ko sa inyo na totoo po yung mga ina-update natin. Kaya never po na magagawa ni Alden na iwan po si Maine Polkerson. Sabi ko nga po sa inyo, sarsuela lang po yan eh. Kumbaga, maging matatag lang po kayo, maging kampante. May mga pagkakataon, mga kaaldab, na masasabi natin na talagang kapit po talaga tayo ng mahigpit. Ito ah, real talk to, mga kaaldab ah. Aksidenteng kuha lang to. Hindi rin ito masasabi natin na buong buo. Di po ba? Kumbaga, kinuha lang po rito, mga kaaldab, yung talagang part na eksena. Real talk, mga kaaldab, si Mama Ten na po may sabi niya. Kaya pag umaalis po talaga si Mama Ten, nakikita niyo lagi po siyang kumbaga mag-isa lang. Kung magtataka po kayo, kung magtatanong po kayo, mas tumahimik po kasi siya. Di po ba? Pero syempre wala po ako sa posisyon para ipilit ito. Wala po ako sa posisyon para gawin yung mga bagay-bagay na kumbaga ikasasaya o ikagagalit ng iba. Basta dito, mga kaaldab, kampante na ako, maging matatag, di po ba? Pinapakita ko lang po ito para patunayan po lahat ng mga sinasabi ko na hindi po tayo gumagawa lang po ng issue patungkol po kay Lamengay at Isoy, kay Mama Ten, di po ba? Real talk, mga kaaldab, pero syempre galit po sila eh. Kumbaga kapag ka ang topic talaga lagi natin, Bengay at Isoy, affected na affected sila. Di po ba? Tapos sasabihin pa po tayo na throwback na naman yan, Mr. Destiny. Ang hilig mo talaga sa mga throwback video. Pero at least, mga kaaldab, dito po sa pinakita ko, maraming kinilig. Maraming umiyak, maraming natuwa. Yung iyak na may halong saya at tuwa. Di po ba? Yung tipong bakit ka umiiyak, parang nanalo ka lang sa 8 bulaga, masaya lang po talaga ako, yun ang sinasabi natin. Kaya lang syempre, mga kaaldab, throwback video na yan eh. Yun lang naman po yung panlaban na nila sa atin. Matagal na yan, maraming pwedeng magbago, maraming pwedeng kumbaga mangyari. Eh, ibig sabihin, mga kaaldab, totoo po talaga si Baby Teo. Dahil nangyari at taganap din po ito na mga panahong ramdam na ramdam po ng Aldab Nation. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipagpilitan to. Wala po ako sa posisyon para ipilit yung gusto kong sabihin, ipilit yung mga ganitong mga eksena. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, pinapakita ko lang po ito, pinararamdam ko lang para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po dun sa mga taong hanggang ngayon eh hindi po naniniwala, hanggang ngayon eh bulag at bingi sa katotohanan. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po iparamdam sa inyo na maging matatag lang po kayo. Hindi po kayo nag-iisa. Kumbaga may mga bagay-bagay na sinasabi ng iba, nag-BTW na, yung iba nag-move on na, wag po kayong maniniwala. Kumbaga marami lang po talagang tao ang ginagamit ang Aldab para sa kanilang pansariling interes. Di po ba? Ulitin ko, marami pong nag-react sa Bingo Plus na endorsement. Ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na hindi naman po kasi tayo lahat iisa yung opinion, iisa yung pananaw. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung endorsement ni Bengay, hindi talaga umaayon po sa panahon. Panahon ng pandemic, panahon ng
kailangan mo ng pera, di po ba? Tapos magkakaroon ng endorsement na ganyan. Common sense na lang po sa mga normal lang po na may nagtatanggol kay Mengay, normal lang po na may magre-react ng ganyan. Kaya sa mga True Blood at Aldab Nation, huwag nyo na pong patulan. Kumbaga, hayaan na lang po natin. Basta lang po, mga Aldab, maging updated po kayo. Sinabi ko lang naman yung update na yan. Pinakita ko lang po yung update na yon para magising po yung iba. Para malaman din po ng iba. Kasi puro fake news po yung kumakalat eh. Di po ba? O bakit nag-game o kumbaga nagkaroon ng update si Congressman Spotted but wala ho si Mengay? Bakit hindi po sila pumapokus na lang dun? Bakit hindi nila alam kung nasaan si Mengay? Bakit kapag wala si Mengay ng weekend, hindi nila alam kung saan po matatagpuan? Real talk, mga Kaldab, dapat yung real life, dapat yung mga may mga ano, yung ibig ko sabihin na piyanse mo, alam mo kung nasaan, alam mo kung dapat mong puntahan o hindi. Parang naglalaon, walang pakialam po talaga si Congressman Spotted kay Mengay. Di po ba? Ito, base lang sa mga nakikita kong post niya, base lang sa mga post na mga Armin o masasabi nating fans, literal na fans ni Arjo na sinasabing Armin lang, pero yung mga post nila para lang kay Congressman Spotted. Pero bakit ni isang picture wala si Mengay? Bakit ng isang update wala pa rin? Sabado, Linggo, walang pinag... Hindi po ba sila nagsisimba? Hindi katulad nila Mengay at Isoy ng mga panahon talagang makikita mo nagsisimba kay Father Jeff. Real talk to, mga Kaldab. Doon pa lang kine-question ko na eh. Doon pa lang kapag ka nagre-react ako, ang dami po nilang sinasabi. Pero syempre, mga Kaldab, wala po tayo sa posisyon para ipilit yan ang sa atin. Nagtatanong lang po, mga Kaldab, kung bakit at kung nakita nyo na po bang nagsimba. Real talk to, mga Kaldab, nagsimba si Congressman Spotted at si Mengay sa pagpalagay mo na sa Christ the King sa Quezon City o sa District 1 ng Quezon City. May malaking simbahan dyan, di po ba? Pabor po sa kanila yan, pabor din kay Mengay, pabor na pabor kay Congressman Spotted dahil sinasabing siya daw po ay isang congressman na talagang matulungin sa pangangailangan. Kapag ka oras ng baha, naandun, oras ng sunog, naandun. Hindi po ba kailangan nasa simbahan din siya? Hindi po ba kailangan nakikita rin po siya ng netizen na nagsisimba sa lugar po na kung saan marami nagsisimba sa District 1? Real talk, mga Kaldab, pero syempre wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Ang sa akin lang, mga Kaldab, gusto ko lang po ipakita tong video na to para maintindihan ninyo, para masabi sa inyo o para lang po malaman nyo na yung mga in-update ni Mr. Destiny umaayon din po kay Mama Ten. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung throwback video natin. Kung gusto nyo pa po ng mga throwback video, puntahan nyo lang po yung YouTube channel natin. Napakarami po yan, mga Kaldab.